Hi guys, welcome back to my channel. So, ayun, the song I posted earlier, entitled Worst Cut, is a song about my failed relationship and how I moved on. And parang it's an expression of how I felt that time 4 or 5 years ago. And then I put the title kasi sa YouTube video na relationship Lovelife 101, how to move on from your ex, part 1 yon. So this is part 2 because I feel like I wanted to share with you some tips on how I moved on from my previous failed relationships. Of course, we're not perfect. We parang cycle lang yan eh. We fell in love, we found out it was the wrong person, and then we got hurt, we move on, and then we met a new guy or a new girl, and then we fall in love again, and then it goes on and on. But you know, it's really a wise move na despite the previous mistakes that you have done, dapat hindi ka mag-settle na paulit-ulit na lang na wala kang natututunan. Dapat hindi natin ugali yung mag-malabelan tayo na di na natuto. Kasi in every relationship that you've been into or you involve yourself with, you should learn something from it. So in my past relationship kasi with my previous boyfriends, kasi I have a few, each of them is kind of unique because each of them taught me an important lesson on about life, about relationship, about trust, about being a girlfriend or what you should do so that you will not lose your individuality. And ang dami ko natutunan, in fairness to them, these guys are good, hindi naman sila halimaw, hindi naman sila super super duper bad. It's just that if they are not meant for you, eh hindi talaga kayo magkakatuluyan. And I believe my exes, they don't mean to hurt me. It's just that they were in situations na they are being compromised or nalagay lang sila sa alanganing sitwasyon, kaya whether intentionally or unintentionally, they end up hurting me. And my exes eventually will tell me how sorry they were for hurting me. And nakakatuwa nga sa kanila every time na magpapaalam na kami sa isa't isa, kasi yung pagbe-break up ko naman with my exes, kasi hindi naman siya pangit na breakup na may galit na magtatanim ka ng sama ng love for the rest of your life na parang i-curse mo yung tao for hurting you. Nag-e-end up kami with a good conversation, yung honest to goodness conversation. So one of my ex told me na nung huli naming usap and finally nagpaalam na kami sa isa't isa, kasi sabi ko mas maganda pa mag-separate na lang tayo ng ways. Kung ganyan yung lifestyle mo, yan yung mga gusto mong ganap sa buhay, eh hindi yan yung goal ko, hindi yan yung gusto ko, so hindi tayo magka-align, so better na we parted our ways. And then sabi niya sa akin, sana daw sa next na magiging boyfriend ko or sa susunod na mamahalin ko, pumili daw ako ng lalaking, alam mo yon, ka vibe ko yung paras kami ng relationship goal. And yun, wag daw kong pumili ng katulad niya. In fairness, ha, nagbigay pa siya ng tip. Pero syempre, nobody is perfect naman eh. So I believe naman in his inner core, meron naman siyang kabutihan. And somehow he regretted din naman na nasaktan niya ako. It's just that he knew that, you know, he's not the right guy for me. And I have accepted it. I have to accept it. So, one tip that I've learned during my moving on process is that, unang-una, you have to acknowledge, you have to amin sa sarili mo na the relationship is over. Naloko ka, nasaktan ka, ginago ka, whatever man ang dahilan, pinagpalit ka sa iba or kung ano pa man, tanggapin mo yon. A friend told me, kailangan mong tanggapin ang pinakamasakit na katotohanan kung bakit hindi nag-work out yung relationship mo, nyo. Only then can you start your healing process gradually. Hanggat hindi mo tinatanggap ang masakit na katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa, na it's over, break na kayo, hindi ka makakapag-move on, te. So, first, acceptance. Accept it. Pangalawa,
huwag kang in denial. You don't need to deny the pain that you've experienced. Endure it. You have to endure it. Diba? Pag masakit na yung ngipin natin, pag hindi natin naiinuman ng ibuprofen or mefenamic acid, diba, in-endure na lang natin yung pain. Ganon din pag na-hurt ka at nag-move on ka. I-endure mo, ramdamin mo yung sakit. Pagdaanan mo yung phase na yon, iyak ka, it's okay. You will feel bad about yourself, magalit ka, it's okay. You have to endure kasi the pain. You have to, parang ano yan eh, kung sakit sa katawan, kung ano man yan, body pain man yan, huwag mo munang inuman agad ng Alaksan, FR. Ramdamin mo muna yung pain because when you learn how to endure your pain, you will become a strong person. Mas maging mataas yung tolerance mo. So, the next time around, hindi ka na madaling masaktan, hindi ka na madaling ma-offend, hindi ka na madaling mag-self-pity or mag-feeling sorry about yourself. Pangatlo is, you have to gather up your mind and then start to make a decision that you will move on. And you will take it seriously. When you say move on kasi, idadrop mo na. I know mahirap gawin, madaling sabihin, di ba? Idadrop mo na, pero ganun talaga, you have to let it go. Kumbaga sa isang bagay, kung ayaw mo pa siyang bitawan, pag nag-decide ka na mag-move on, okay, bitawan mo siya. Bahala na kung saan malaglag, basta bitawan mo siya. And tanggapin mo na pag hindi talaga para sa, hindi talaga para sa'yo. And pang-apat, you can find something na pwede mong paglaanan ng oras mo at ng attention para malibang-libang ka. Ako, ang ginawa ko that time, nagbibideo ako lagi ng mga malulungkot na kanta. Yung tipong emote-emote talaga ako. Tapos nanonood ako ng mga malulungkot na mga drama, mga love stories sa na movie. Talagang in-endure ko yung pain. Kailangan maramdaman ko na nasa grieving stage ako or nasa ano ako, nasa broken state of life ako. So kailangan maramdaman ko yun. So hindi ako nag-divert dun sa mga masasayang bagay. Dun ako sa malulungkot kasi yun naman talaga yung totoo kong sitwasyon that time. Apat na yon. And then, of course, itong apat na to, acceptance. Ano ba to? Oh my gosh, nakalimutan ko na acceptance, yung endurance ng pain, yung mag-decide ka talaga to move on and then find something na pwede mong paglaanan ng oras mo at ng attention. This one, lahat ng to, magagawa mo kung unang-una, you call on to God. Ang una-una mong lalapitan, the moment you found out that he cheated, the moment you found out na he broke your trust, the moment you found out na hindi pala kayo pwede dahil may sabit siya or whatever, or he's a married man or anything like that, the moment you found out the bad news, the very first thing that you should do, kahit na hindi ka pa ready, is that you call on to God. Ako, ang una kong ginawa when I found out my ex cheated and I caught them in the act. Nahuli ko sila eh. Kasi I asked the sign from God. Sabi ko, Lord, ayaw niya magsabi na totoo pero iba yung kutob ko. Then tell me the truth. Show me the answer. And then God brought me to the place where I can caught them red-handed and they were like, oh my gosh, nakakita sila ng multo. So anyways, the first thing I did is that I call on to God. Sabi ko, Lord, oh my gosh, it's true. Tama yung kutob ko, help me. So, it's a simple word as help me. Kasi I know I was in the state of, yung parang bigla ang sitwasyon na parang I wasn't fully aware and I didn't ready my guard. So, yon. So, pwede ka mag-breakdown dun eh. Kung hindi mo nag-gather agad yung isip mo at hindi ka nakapag-poise ng maayos. So, ang una kong sinabi, Lord, help me. And from there, yung apat na other tips, sinabayan ko ng dasal, sinabayan ko ng pagbabasa ng Bible. Kasi every time na nagbabasa ako ng Bible, nililid din talaga ako ni God sa mga promises niya. At yung mga promises niya, nakakatuwa kasi it strengthens me at unti-unti nitong tinatanggal yung pain ko at yung gulo ng isip ko. And it inspires me in a way na, hey, meron pa pala akong something beautiful to look forward to, so I don't need to sulk and be melancholic over this matter for so long. Parang, sige, pagdaanan mo lang yung season na nag-grieve ka, pero after that, huwag ka mag-dwell. Parang you need to move forward. Sinabi din sa akin ni God na sa mga pinagdaanan ko,
kapag nagde-devotion time ako, I felt like he's telling me na at least nalaman mo kagad kung ano ang totoo. At least you have seek to know the truth about this relationship and what the guy is hiding from you. So, parang sinasabi sa akin ni God na, you ask for a sign, you ask for answers, binigay ko sa'yo, and from there, you decide what to do. So, I made up my mind, and I don't want to be stupid for the rest of my life, so I decided to do what is right, and I decided to break up with the guy. Pero actually, I broke up, and then, syempre, in the months to follow, parang nakiusap pa siya, nagpapaliwanag. So, I gave another chance, but I know it will not work out anymore kasi I discovered the habit, the pattern. So, ayun. And pinag-pray ko rin pala sa Lord na hindi ako magalit sa guy. Kasi, wala namang mabuting side pag nagtanim ako ng galit sa kanya. So, I pray na hindi ako magalit sa kanya, napatawarin ko siya, at I pray na i-bless pa siya ng Panginoon para he would come to know God on a more personal level, and there will be a change of heart and change of life sa buhay, sa kanya. So I prayed for good things to him and not curse him to have, the worst things that could happen in his life. Hindi ko siya kinamuhian. I prayed to God for his well-being na sana he would learn how to take care of a woman's heart, and he would learn to fear God with the way he lives his life. So, ayun, very, very important that in times like that, it's a serious matter yung pag nasaktan ka, hindi yan joke, maraming nagpapakamatay dyan, maraming nade-depress, nagbe-breakdown and all that, maraming na-admit sa psychiatric ward pag sobra na. So, importante you call unto God because it's a serious matter and God sees your heart. And sabi nga sa Bible, the Lord is close to those who are brokenhearted. So that's all for the part 2 ng ating Relationship 101, Love Life 101. I'll see you on the next video. Bye-bye!